Ito nga mga pipeline, ang number one na karapatan natin. Hello, kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin kung ano ang mga karapatan at mga benepisyo na dapat ay nakukuha ng isang gwardiya. Kaya kung ikaw ay interesado na malaman, ang video ito ay para sa'yo. Kaya panoorin mo hanggang dulo. Na syempre, bago tayo tuloy mag-umpisa, muli, hinihikayat ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya umpisahan na natin. Let's go! At ito na nga mga ka-59, ang mga karapatan na dapat ay nakukuha natin bilang isang gwardiya at mga benepisyo na dapat ay natatanggap natin bilang isang gwardiya. Ayun. Siyempre, disclaimer lang po ha. Itong video na to ay ginawa ko base po sa aking karanasan at siyempre base na rin sa aking pagsasaliksik. At ito nga mga 59, ang number one na karapatan natin, siyempre dapat tamang pasahod o tamang sahod. Siyempre, kapag tayo ay dumuduty ng 12 hours, siyempre, ang bayad sa atin, ang regular hours natin is 8 hours. Siyempre, yung 4 na oras, siyempre, dapat binabayaran tayo ng overtime. Siyempre, karapatan natin yan na bayaran tayo ng overtime natin. Dahil siyempre, ang regular hours lang naman talaga natin is 8 hours. Ayun. Siyempre, karapatan din natin, kasama yan sa number 1, yung karapatan natin na sumahod tayo sa tamang petsa. Siyempre, katulad natin, marami tayong mga gastusin mga sa pamilya natin. Siyempre, kung madidelay yung sahod natin, maatraso naman yung mga pangangailangan natin. Kaya dapat, hindi tayo nadidelay. Yung karapatan natin na sumahod sa tamang petsa. Ayun. Ayan ang number 1 natin ha, karapatan natin ng tamang pasahod at karapatan natin na sumahod sa tamang petsa. Okay, ang number 2, syempre karapatan natin na makita o makuha ang payslip natin. Ayun, syempre yung payslip natin, dyan natin makikita kung ano ba yung mga kinakaltas natin ng mga agency natin. Syempre tayo mga gwardiya, alam natin kung magkano yung sasahuri natin eh. Kaya lang, pagdating na sa oran, siyempre magtatanong ka bakit ganito lang yung sinahod ko, bakit kaya ganito. Kaya, ang mga kasagot niyan, payslip. Kaya karapatan natin na makita o makuha yung payslip natin para masagot yung mga katanungan natin. At siyempre, kung may ano tayo, may mga nakakalta sila na hindi natin alam, may kukonsern gagad natin sila. Ayan mga ka-59 ha, karapatan natin na makita o makuha ang payslip natin. Number 3. Siyempre sa number 3, karapatan natin bilang isang gwardiya ang makapag-day off sa isang beses sa isang linggo o dalawang beses sa isang cut-off. Ayan. Siyempre, hindi naman tayo robot eh. Tao lang tayo, siyempre. Kailangan din natin ng pahinga. Kaya karapatan natin na mag-day off. Siyempre, kung hindi naman tayo pwedeng puro duty lang ng duty, siyempre, napapagod din tayo. Pero maliban na lang, kung meron talagang emergency at minsan nakakancel yung day off natin. Pero kung wala naman at normal naman yung takbo ng plantilla natin, normal naman yung manpower natin, siyempre, dapat, yun, karapatan natin na makapag-day off ng isang beses sa isang linggo or dalawang beses sa isang cut-off. Yung number 4. Yung number 4, syempre karapatan din natin bilang isang gwardiya na makapag-leave o makapag-bakasyon. Syempre, meron din tayo mga kailangan puntahan o meron kailangan tayong mga asikasuhin. Minsan, yung iba sa atin, umuwi pa ng probinsya. Ayun. Siyempre, karapatan natin na mag-leave. At siyempre, bago tayo mag-leave, kung meron naman talaga tayong kompleto naman ang tao,
syempre, kailangan gagawa tayo ng request na malayo pa lang, eh gagawa na tayo para yung ano, yung leave eh maiprepare din yung mga reliever natin. Ngayon, yung number 4 ha, karapatan natin na makapag-leave o makapag-bakasyon. Okay, ang number 5, syempre karapatan naman natin bilang isang gwardiya ang tamang pagtingin o tamang pagtrato. Syempre sa mga subordinates natin, halimbawa, ako may hawak ng detachment. Syempre dapat pantay ang pagtingin natin sa mga tao natin. Syempre, wag naman na yung iba nakaka-tatlong day off na, tapos yung isa dahil malapit kay commander isa lang ang day off, ganun. Syempre dapat sakto lang, dapat pantay-pantay ang pagtingin natin sa mga subordinates natin. Syempre kaya nga tayo nandito is syempre para magtrabaho. Kaya tayo nandito para kumita. Kaya dapat ang pagtrato sa atin o pagtingin sa atin is pantay-pantay. Ayun, para maging smooth yung takbo ng samahan natin at saka ng detachment. Ayun, tamang pagtingin at tamang pagtrato. Okay? Okay, ang number 6 na karapatan natin, syempre bilang isang gwardiya, karapatan din nating mag-concern. Ilabas natin yung mga saloobin natin. Ayun, syempre, halimbawa, ikaw ay isang subordinates o isang ordinary guard. Syempre, kailangan mo rin kung meron kang mga nararamdaman o meron kang mga hinaing, dapat i-concern mo, syempre. Ayun, karapatan naman natin na mag-concern o magsabi ng saloobin natin para malaman din ng commander natin o ng official natin na meron tayong mga mga concern. Kaya syempre, hindi naman kasi malalaman din yan ni commander yung mga napupunan nyo o mga concern kung hindi nyo rin sasabihin. Kaya syempre, bilang isang gwardiya, ayun, karapatan natin mag-concern o magsabi ng saloobin natin. Ayun yung mga karapatan, yung anim na karapatan na naisip ko, na syempre alam ko naman talaga kahit sa sarili ko na yung sinabi ko na yun is talaga namang karapatan natin. Ayun, kasi yung mga karapatan na yun na sinabi ko, ayun nga katulad ng sinabi ko kanina, base lang sa akin yung ano, sa aking mga karanasan, ayun, sa mga experience ba, ayun, experience natin bilang isang gwardiya, syempre medyo matagal-tagal na rin tayo sa serbisyo, kaya alam naman natin kung ano yung mga karapatan natin. At ito, punta naman tayo sa mga benepisyo. Syempre, kung ano yung benepisyo na dapat ay nakukuha natin bilang isang gwardiya. Ayun, syempre, ang number one na benepisyo na dapat ay nakukuha ng isang gwardiya, syempre, dapat nakakatanggap tayo ng uniform allowance. Ayan, syempre, kasama sa benepisyo natin yan, yung uniform allowance sa yearly yan binibigay. Kaya dapat tayo ay nakakatanggap yearly ng uniform allowance o isang uniform. Syempre, bilang isang gwardiya, napaka-importante sa atin ng mga bagong uniform . Syempre, tayo ang frontliner kahit saan, di ba? Tayo lagi yung unang nakikiharap sa entrance pa lang. Kaya dapat ayan, kasama sa benefits natin yan, yung sa benepisyo natin na mabigyan tayo ng o makuha natin yung uniform allowance natin taon-taon. Okay, ang number 2, syempre kasama sa benepisyo ng bilang isang gwardiya ay makakuha tayo ng 5 days incentive. Ayan. Syempre yan din, yearly din yan binibigay, kaya dapat kasama yan sa benepisyo natin bilang isang gwardiya na mabigyan tayo ng 5 days incentive. Yung iba naman, unti-unti sinasama, yung ibang agency, unti-unti sinasama nila dun sa sahod. Pero nakalagay naman yung sa payslip nyo. Ayun. Pero mas maganda siguro, mas mainam kung buo para mas mararamdaman natin. Di ba? Kasi kung unti-unti, hindi natin mararamdaman yan. Ayun. Kasama sa benepisyo ng isang gwardiya yun, na
makuha natin yung 5 days incentive. Siyempre, ang number 3 sa mga benepisyo natin bilang isang gwardiya, kasama sa benepisyo natin ang bayaran tayo ng double pay kapag regular holiday at 30% naman kapag special holiday. Siyempre, kasama sa benepisyo natin yan bilang isang gwardiya na ang kumpanya o ang agency natin ay babayaran tayo ng double pay kapag tayo ay dumuti. Pero kung natapat naman sa day off natin, siyempre, may bayad pa rin tayo na single pay. Ayan, kumbaga, dun lang tayo nakakabawi sa mga agency pag may mga double pay. At saka may mga special holiday. Siyempre, yung special holiday, babayaran dapat tayo ng 30%. Ayan, kasama sa benepisyo natin yan. Number 4, sa mga benepisyo natin bilang isang gwardiya, siyempre, kasama sa benepisyo natin na dapat ay bayaran tayo o dagdagan tayo ng 30% kapag tayo ay nagka-cancel day off o nag-DDOD o ang tinatawag na day off on duty. Siyempre, day off natin yan yung araw na yan Tapos, ika-cancel, papapasokin tayo. Dapat, may additional yan na 30%. Ewan ko lang dun sa ibang agency kasi dapat talaga, yan, benepisyo natin yan na dahil day off natin, parang pakonsuelo nila. Diba? Dadagdagan nila ng 30%. Pero nasa batas talaga yan na dapat kapag day off mo at papasok ka, mayroon kang additional na 30%. Pero hindi ko lang alam kung binibigay ba yan ng mga agency. Yung iba siguro nagbibigay, yung iba hindi. Pero dapat nagbibigay kasi kasama sa benepisyo natin yan. Ang number 5, syempre, kasama sa benepisyo natin, yung mga benefits natin. Ayan, syempre, dapat yan, nahuhulugan ng agency natin yung SSS natin, pag-ibig, at PhilHealth. Ayan. Kasama sa benepisyo natin yan na dapat ay hinuhulugan ng agency natin. May mga agency kasi na hindi nila hinuhulugan. Meron naman yung iba, hinuhulugan nga, pero kulang-kulang naman. Meron din naman na kinakaltasan na nga yung 5-9 natin, hindi pa hinuhulog nung agency. Kaya dapat syempre tayo, maging maano din tayo, mausisa. Katulad ngayon, halos lahat online na, pwede na tayong mag-inquire para namomonitor din natin kung yung mga benepisyo ba natin o mga benefits natin nahuhulugan ba ng agency natin. Kaya yan, syempre napaka-importante kasama sa benepisyo natin na hulugan ang mga benefits natin. Okay? Kasi yan yung pagdating ng panahon, yan yung magiging puhunan natin. Syempre makukuha natin yan balang araw. Ito yung pang-last na kasama sa benepisyo natin, ang tinatawag na retirement age. Siyempre, kahit medyo matagal-tagal, marami naman talagang mga 5-9 na talagang umaabot naman talaga dun sa retirement age na tinatawag. Siyempre, pagka na-hit mo yun, yung age na yun, siyempre, automatic, medyo malaki-laki yung makukuha mo nun. Kaya, ngayon, yung retirement age, kasama yan sa mga benepisyo natin na dapat ay nakukuha ng isang gwardiya. Ayan mga ka-5-9 ha, yung ilan lang sa mga karapatan natin at ilan lang din sa mga benepisyo na dapat ay nakukuha ng isang gwardiya na katulad natin. Kaya, ayun, sana kahit papano nakakuha kayo o nakapulot kayo ng konting idea regarding doon sa mga benefits natin at mga karapatan natin na dapat nakukuha natin. At ayun na mga ka-5-9, kung merong kayong nakikita o mga napupuna na mga mali dun sa ginawa nating video, ayun, maaari po kayong mag-comment sa comment section para may kumbaga, mas mapaganda pa natin o mas halain pa natin yung mga nagiging sablay natin kung meron man. At kung meron kayong mga suggestion na mga gusto nyong pag-usapan natin regarding sa trabaho natin bilang gwardiya,
ayun, i-comment nyo lang din sa may comment section para ma-research natin at mapag-usapan natin dito. At ayun nga mga ka-5-9, syempre hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat, mabuhay tayo at God bless sa ating lahat. Thank you.